Kaugnay po ng balitang yan, makakapanayam natin ang isang residente sa Marawi City. Para po sa kanyang seguridad, hindi na natin babanggitin ang kanyang pangalan. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Ma'am Jessica. Oho, saan po kayo exactly sa Marawi without giving your address? Ano ho? Pero sa sentro ho ba kayo ng syudad? Opo, dito kayo sa sentro ng syudad po. Paki-describe nyo nga po yung sitwasyon ngayon dyan, base ho sa inyong nakikita. Ma'am, ngayon, yung situation ngayon, medyo makakalbado na ngayon kasi wala na po yung ano, yung mga, nung kanina nga po, yun ang talagang meron nangyari. Na may putukan sa kabilang baryo, sa kabilang maraming nasunog dito, mga paralan. Ngayon po, ngayon, medyo wala na ngayon, pero ngayon, parang okay na ngayon. So, ang kinatatakot lang namin, baka madamay kami mga civilian. Oho. So, kanina ho kasi nakita ko sa video, yung mga ISIS ho ba, parang pag-alagala pa sila sa kalsada. Ganon sila katapang. Parang tama ho ba? Parang sa tingin ko sa video, parang nakontrol ho nila yung ilang mga kalye? Oo, lahat ng may kalye, may mga ISIS na naka-stampay doon. So, minsan may kita ko sa mga sibil ang sinasabi, ito na lang jihad nila para tinatawag na jihad. Gusto nila talaga magpakamatay at maglaban sa mga militar. Oh. So kami mga residency, natatakot kami, baka madamay kami. Ano ho yung term, Jat? Ano ho? Hello? Hello, ma'am? Ano ho yung term nila na yun yung sabi nyo ho, parang last stand para nila? Parang ganon? Oo, para mag-jat daw sila. Aha, mag-jat-jat. Mag-jat-jat ba? Aha. Tapos po? So, yun, yung kami ang mga civilian, parang natakot kami, baka madamay kami. Mm-hmm. Madamay kami sa mga military, di ba? Oho. So, padawa ko sa mga military, sana kami mga civilian, huwag niya idamay. Aha. Mga civilian. So, nagkabarilan po ba? Nagputukan po ba sila? Kasi may mga video rin po, mga pictures na nakikita mukhang nag-assemble din, no? Sama-sama rin yung mga militar sa ilang mga lugar para ano ho yun, para maglabanan siguro itong mga ISIS. Oh, pero sa mga ibang lugar man, may nagparilan doon, may namatay daw, may namatay na ISIS, may namatay na sundalo. Pero dito kami sa lugar namin ito, parang wala pa, nakatayo na yung mga ISIS dito, naka-standby lang. Oho. Ang sabi po, may mga dayuhan pa raw nakasama ho sa ISIS? Yung narinig ko, yung daw dayuhan, yung mga, kasi dito sa Marawi, dito na yung mga istema ng mga tablet para sa mga Muslim, yung mga tablet ba. Dito na yung sa Marawi. Aha. So, pero wala sila makakasama ng mga foreigner. Pagkaalam ko, parang wala eh. Okay. Nagsalo lang sa mga, nagsasamba kami, yung malaking salo ng mga Muslim, mga tablet ba. Aha. So, yung sunog po, sino po ang nagsimula nun? Pero ma'am, hindi ko na masabi yan kasi alam mo naman na delikado tayo dito. Aha. Pero alam mo na kung sinong nagkasunog doon. Okay, yung city jail daw po nasunog, ano ho? Pati yung opo, isang eskwelahan? Opo. So sa ngayon po, ano ho ang payo sa inyo? Huwag lumabas ng bahay. May ganun ho bang advisory sa inyo? Oo, sabi na ng mayor namin na huwag daw kami lumabas sa bahay, safety lang dito sa bahay. Grang problema na yun, baka magbakbakan dito sila. Baka madamay. Gusto namin, lumikas lang kami para hindi na kami madamay. Oho. Pero hindi ho ba delikado rin mag-evacuate? Oo, pero hindi naman delikado. Kasi nakaarang daw mga military palabas ng Marawi. Gusto namin, sabi ng mga military, palis gabi para makalayas na kami dito sa Marawi. Ngayon, kasi nakaarang daw yung mga sundado doon sa palabas na Marawi, baka sabi nila ISIS kami, di ba? Kaya natatakot kami lumikas. Aha. Yun ang kinatatakot namin. Opo. Ang sabi rin po, hindi lang ISIS daw yung nandyan, pati rin daw po Abu Sayyaf. Tama ho ba? May ganun ho ba kayong narinig? Parang ako ba, wala akong narinig talaga. Pero ayaw ako, baka magkasama-sama sila. Narinig ko lang, mga ISIS lang. ISIS. Pero sa pagkakalam nyo ho, mga Pilipino rin po itong mga to, hindi ho mga dayuhan. Hindi po, mga Pilipino po, ma'am. Opo. So, ang sitwasyon po kanyo, sir, ay
kalmado na ngayon, hindi katulad kaninang hapon na talagang tensyonado. Oh, pero ngayon sa amin dito sa barangay namin kalmado, ayaw ko sa ibang barangay. Okay. Ingat po kayo ho. Maraming salamat po sa panahon ninyo at kung meron lang po kayong idadagdag pong kailangan malaman ng publiko, eh bukas lang po ang aming mga linya ng telepono para sa inyo. Ma'am, mananawagan ako kay Presidente Duterte. Sige po, sige po. Ang gusto ko po kay mahal na Pangulo, dapat lahat ng kalaban ng gobyerno, dapat kausapin niya para sa kapayapaan. Kung ano ang kaya ng gusto, anong kaya ng gusto ang government na ibigay sa mga rebelde, ibigay niya kung kaya niya. O hindi naman, okay lang, dito ba lang. Kasi para naman sa bansa natin, di ba? Aha. Dapat kasapin lahat ng rebelde, kung anong gusto nila, ibigay niya para wala ng gulo sa ating bansa. Okay, maraming salamat po. Gaya ho ng sinabi ko sa inyo, ingat po kayo ho. Sige po, salamat po. Thank you po. Assalamualaikum.